sa sityo. Bago po tayo magsimula, ini-invite po namin kayo na mag-subscribe sa aming channel. Layunin po namin na i-promote ang iba't ibang wikang Filipino. Salamat po! Ang kwentong babasahin natin ngayon ay Maria's Special Day. Kwento ni Fiona Fajardo and Jennifer Nagit. Isinulat ni Jennifer Nagit at iginuhit naman ni Mel Silvestre. Handa na ba kayo? Sige, umpisahan na natin! Espesyal ang araw na ito para kay Mario. Matapos mananghalian, pupunta sila sa zoo ni nanay at tatay. Mahilig sa hayop si Mario. Tumunog na ang orasan. Oras na para gisingin si nanay at tatay. Sumilip siya sa kwarto ng mga magulang niya para malaman kung gising na sila. Ang aga mo ngayon, Mario. Wika ni nanay. Hindi makapaniwala si Mario sa nakita niya. Sa loob ng kwarto ay mayroong isang elepante at dalawang tigre. Mag-agahan na tayo, sabi ni tatay. Masayang kumain si Mario ng pancake. May tatlong giraffe at apat na pawikan sa ibabaw ng mesa sa kusina. Pakipasa ang syrup, bulong niya sa giraffe sa kanyang tabi. Pagkatapos ng agahan, tumungo si Mario sa sala para magpahinga. Sumiksik siya sa pagitan ng limang baboy sa sofa at pinasahan sila ng kwento. Anim na matsing ang nakibasa. Mario, oras na para maligo, tawag din nanay. Patakbong umakyat ng hagdan si Mario papunta sa banyo. Ang saya! Ngayon lang siya naligo kasama ang pitong bibe at walong isda. Pagkaligo, tinulungan siya ni nanay magbihis. Ngilitian ni Mario ang siyam na aso at sampung pusa sa kwarto. Bakit ba nilagay yung isang medyas? Pagtataka ni nanay. Pumunta si Mario sa silid kainan para tulungan si tatay maghanda ng tanghalian. Pambihira! Napaligiran sila ng mga hayop! Sabi ka na bang pumunta sa zoo? Tanong ni tatay kay Mario. Tumingin si Mario sa mga hayop sa kanyang paligid at tumawa. Tunay na espesyal nga ang araw na ito. Tapos na! Nagustuhan niyo ba ang kwento? Marami pa tayong babasahing kwento. Halina at mag-subscribe na. Salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod.